Nauubusan na raw ng pagkain ang ilang residenteng nagpaiwan sa Marawi. Ang isang sibilyan naman ay lumangoy sa ilog para makalikas mula sa lungsod. At mula po sa Marawi City, nakatutok live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Vicky, dahil kailangan ng higpitan ng seguridad papasok sa Marawi City, ang problema ng ilang mga residente na nagmamatigas pa rin na nandito sa loob ng lungsod ay yung kakulangan daw ng mga nakakapasok na supply. Ang dapat sanay routine na rescue operation sa ilang residenteng nais nang lumikas mula sa barangay Papandayan sa Marawi City ngayong hapon. Biglang nabalot ng tensyon nang may narinig na putok ng baril habang sinusundo ng militar ang mga sibilyan. Nagkantarapang maiakyat sa truck ang mga matatanda, kababaihan at maging mga bata. Sabi ng mga sundalong aming nakausap, sniper ng Maute Group ang nagpaputok para iharas ang rescue operation. Sa mataas na lugar sa isang bahagi ng Marawi City, matatanaw ang pampang ng lawa ng Lanao at ang sentro ng lungsod. Kanina, muli itong pinuntirya ng airstrike ng militar para tugisin ang grupong Maute. Sa gitna ng mga dikit-dikit na gusali at bahay, pumaimbabaw ang usok at lupa mula sa tama ng missile. Sinabayan ng nagngangalit na apoy mula sa isang nasusunog na gusali. Sa lumipas na mga araw, ito ang nasisilayan ni Abdul, hindi niya tunay na pangalan, mula sa balkonahe ng kanyang bahay. Gabi, sa araw, butukan na. Kami parang normal sa amin kasi nasanay namin eh. Kaya nagpaiwan ako, no? Kasi para po masipti ang bahay namin at saka itong mga kapitbahay namin. Sa bahaging ito ng kanilang komunidad, si Abdul na lamang daw ang tanging naiwan. Walang laman ang mga lansangan, ang komersyo na iwang nakatiwangwang. At dahil hindi basta-basta nagpapapasok ngayon sa Marawi, problema ni Abdul ang paubos na raw niyang supply. Yung budget mo, pag maubos, bumalik dito na kamag-anak mo, magtawag ka na magpadala ka ng pagkain kasi wala kang mabilan talaga dito eh. Coordinate with our people manning this area, especially for example if they have barangay captain in the area, no, meron tayong hotline na tinatawag so they can reach us kung gusto nila na pumunta sa syudad or sa ating mga evacuation center, that we can also arrange. Hindi naman sa kalsada kundi sa ilog nakahanap ng lagusan ang isang taga Marawi na ilang araw na natrap sa bakbakan. Nilangoy ko na yung August 3 dito at tapon pa dito. Kasi nakadikit na sa akin yung mga granado. Na ilang araw na ako sa bahay. Ako lang mag-isa sa bahay. Tapos nung nakalapit na yung mga barilan, ito, isip ko na lalawin na lang ako. Isang linggo mula nang sumiklab ang bakbakan, hindi nagbabago ang mahigpit na checkpoint sa Marawi City. Residente man o rescue and relief volunteers, hinaharang at kinikilatis. Kanina, isang grupo ng mga lalaki ang sinita habang naghahakot ng gamit papalabas ng lungsod. Wala silang maipakitang ID at wala rin kaukulang papeles ang sinasakyan nilang motor. Vicky, binalikan natin na kanina yung mismong checkpoint yan para mag-follow up. Pero ang imbes na yung checkpoint, ang ating datnan, yung nadatnan natin yung tropa na naka-cover sa mga pader sa gilid ng highway, pasado alas 5 kasi kanina at actually hanggang sa mga sandaling ito, Vicky, ay sunod-sunod pa rin yung mga palitan ng putok na naririnig natin at kinailangan daw kanina raw na i-secure ng tropa yung area na yan sakali man daw na gawing itong access palabas ng Maute. Sa pinakahuling impormasyon na natanggap natin, ay negatibo naman daw sa sighting ng Maute Group yung lugar na yan, Vicky. Doble ingat kayo dyan, Cedric. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.